Tanong dito, Kuya Mark, kung Migs, yung bang YouTube vlog, kumikita, ha? Kumikita, for example. Famous, si Guy. Oh, tama. Si Girl. Si Girl. At si... Isang account lang. Sa account. Meron din silang Facebook page na kumikita ang kabuhayan din. Ano yun? Conjugal din ba yun? Ano, join sila or separate sila na, ano, na... Parang 'di ba may mga ano, may mga influencers ngayon na couple. Meron din yung mga separate. Individual. For example, separate. Actually, si Guy lang ang influencer pero may asawa siya. Sabi ko nga, that is conjugal property. Because all properties acquired during marriage are presumed conjugal. Basta kita. Basta kita yan. Basta yung income are considered properties, yung income. So yung talent mo is considered properties yan. Kumikita ka based on your talent sa pag-vlog, ganun. So that is considered conjugal property. Kahit na si lalaki lang ang vlogger doon, nag-iingay sa Facebook, sa YouTube, si babae, taga-video niya, taga-director niya, still, or kahit taga-makeup lang niya, or anong ginagawa, gawa ng mga script, still, that is considered conjugal property. Or kahit walang ginagawa ang partner kahit walang ginagawa. Conjugal yon. Ito pa, pag hiwalay na. Ayan, tapos biglang, di ba, ano, nag-away na sila, umalis na si Mister o si Mrs. sa bahay. Idea ko yan eh, akin yan eh. Ako nagturo sa inyo yan eh. At ano, naging very sikat si babae at si lalaki. Nako, conjugal po yan. Conjugal. Dahil hanggat sa hindi pa po kayo naghihiwalay, ay married kayo. At dahil married kayo, lahat ng income na yan sa mga influencers po, ay nako, yung mga asawa nyo pwede kayong habulin at sabihin. Pero, sa akin yan. Pero may nag-aaway ngayon. Nag-aaway. I think, not before yata. Pero hindi naman sila mag-asawa. Mag-boyfriend-girlfriend lang. Girlfriend. Don't forget, ang boyfriend-girlfriend relationship, ang properties na na-acquire nila, hindi matatawag na conjugal properties yan. Iya-iya sila, iya-iya. Iya-iya. Kung may properties lang nabili or na-acquired, for example, sa Facebook, sa YouTube, yung kumikita, is based on rule on co-ownership. Yes. Pag rule on co-ownership, based on actual contribution, doon ang mag-base ang share nila sa property relationship nila. So iba ang konsepto ng conjugal pag mag-asawa, iba ang konsepto pag mag-jowa lang. Kaya wag na lang po kayo mag-asawa. Hindi naman. Naman. Thank you na sa sagot kong Migs. Ganda mo raw, sabi ni Gigi. Ayan na naman, mahirit. Naku, may mga kailangan. Mga utang yan. Oo nga.